Ayun. Last naman po, sorry to ask lang. Pero quizmis din or chismis din po ngayon yung nangyari kay Julian. Sana sa'yo, so kung pwede po ang bigyan niya ako. Ano pong stand nyo doon? Ang stand nyo po doon. Since pinag-uusapan po siya, yung kumanta po siya sa simbahan. Oo, nasabi ko na rin sa OGDS showbiz update. Oo, na hindi siya aware doon. At next time, dapat mag-due diligence. Dapat well-coordinated with the management. Kaya nga humingi na rin ng sorry yung Sparkle. Na fault nila yun. At hindi ni Julie. Diba? So, maganda yun na in-acknowledge nila kung kanino yung may mali, kung kanino yung pagkukulang. Ang importante lang next time sa mga promoters, kung gagawin niya sa simbahan, takpan niya yung likod. Para hindi mukhang altar yung kinakantahan yung mga tao. Lalo na kung ano yan, kung venue for bashing yung ganito. Kitang-kita naman may ilaw sa taas ng ano ng altar. So ibig sabihin ginawa talaga siyang stage. Oh, alam mo mamili yung mga performers kung kailan sila, kung ano yung tatapakan nilang stage, di ba? Thank you so much, Miss. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan, Quizmosa po, October 21, after Eat Bulaga, syempre sa TV5. Ano na iyas? Alate, oh. Komedyante. Palakpakan natin, Debra Liz Balasol. Hindi ako yun. Hindi siya yun. Ayun, alam na ha, sa edad. Ayan, hello po. Magandang tayo lahat sa tanghaling ito. Yes. Mga kaibigan, mga kasama natin sa panulat at sa mga sa vlogging. Thank you po. Opo. Pakilakasin music para matalo kami. Yan. para mas hindi ka mahira. Ayan, syempre, welcome po sa aming pinakabagong show dito sa TV5, dito sa ating kapatid network, ang Quizmosa. Yes. Kasama ko po ang ating mga co-host, si Kid Yambao, si Tonton, at si Tita Jex, yes, ng OGDS Showbiz Update. Oo. At ako'y naniniwala na kapag may upuan, dapat upuan. Yes, tangin. Alam bakit? Paano bang ano nito, arrangement? Yung ka dapat ay, sino ba si MJ dapat? Dito ka te, dito ka toan. Ano na ko yan, sige. Kaso ba ito masig yung buo? Lang sa gitna. Ayan. Oh, dahan-dahan ha, sandali. Dito nga, okay. So, ayan, since initay natin si MJ Marfori. Okay, baka meron mo kayo mga ano. Huwag ka masyadong bumukha ka, Ruben, no? Hindi ka igaya-igaya. Nakikita ko si Gently. Ayan, syempre. Oy, naku, alam mo, hindi niyo pa na itatanong. Sobra kaming happy, sobra kaming excited. Dahil, una sa lahat, sa tiwala ng TV5, ng kapatid network na ipagkatiwala sa amin itong daily show na 6 na araw na mapapanood kada linggo, no? Every week. Kaya kami ay tuwan-tuwa. At syempre, pangalawa, ang pre-programming pa namin ay ang mga Dapper Cats, ang Eat Bulaga. Kaya feeling ko matutulungan din naman kami sa para mas marami pang manood. At wala naman po kami masyadong kalabang sa hapon, kundi yung mga drama, yung mga drama-drama. Syempre, alam niyo na, pagka hapon, iba-iba naman ang mga taste ng mga tao sa panonood ng television. So, yung iba gusto lang maaliw, yung iba gusto ng chismis, yung iba gusto, wala lang, gusto lang nilang manood. Sa panahon ngayon, na napakahirap na i-please ng mga tao, ay talagang yan po yung una naming concern. Kung paano namin bubuhayin yung hapon. Kaya isang malaking ano po ito. Hindi man tinig sa dibdib, no? Isang malaking pasanin po sa amin ito. Isang hamon na
Ikaw talaga yung sabi ng hamon. Hamon yan, hamon. Eto, hamon. Ah, okay, sorry. Di ba hamon? Hamon, parang challenge. Oo. Iba yung hamon. Esensya na. Ayan, di ba? Isang napakalaking responsibilidad, napakalaking hamon ang ibinigay sa amin ng TV5. At kaya wala kaming ibang pwedeng gawin kundi pag-ikihan everyday yung aming mga ginagawa. Kung meron ho kayong mga katanungan, pwede ho kayong magtanong. Tayo ay live na napapanood sa Facebook. Hindi. Ah, magla-live. Ah, okay. So, thank you po. Kasi, alam nyo, napaka-traffic naman, di ba? Pero para kayo pumunta dito, para kayo ay maglaan ng panahon ninyo dahil maingay si Romel, naglaan kayo ng panahon para pumunta rito. Sinagasa niyo yung traffic. At alam ko, pito ang events ngayon. Na yung iba sa inyo, napakaraming events na tinanggap ngayon. Pero nandito kayo para supportan kami. Maraming salamat sa inyo. Okay. Intro tayo ulit. Ang galing. Rewind daw po. Wait. Kunwari naman, amin kakaiba yung aming approach, no? Meron po tayong tatlong rounds at ang may highest score po ay may highest score po after 3 rounds ay mananalo lang. Naku, eto na. Alam nyo, pinag-iisipan namin kung ibibigay namin itong premyong ito, no? Or kung babawasan pa namin. Magkano ba yan? Makakantasan? Magkano ba mamaogs? Panalo kayo ng 3,000 pesos. Yes! Bongga! Pwede namang 1.5 na lang yan kasi mayayaman na. Hindi mo na. 3 na. 3 na natin. 3,000 na. Naku, pinag-iisipan pa namin kaltasan. Ano ba yan? O anyway, pasensya na kayo. Napakalaki ng ating papremyo kasi gusto lamang namin ibahagi sa inyo yung kung paano tumatakbo ang Quiz Mosan. Sa tulong na rin siyempre ng mga kapatid natin sa vlogging at sa panulat. Ayan. Meron tayo mga kapatid nga sa panulat at mga vlogger na sasali ngayon. Oo, tawagin na po ba natin correct. Sila? Tawagin na natin sila. Yeah. Ayan. Ang mga participant po natin ngayong hapon na ito para sa ating first round, di ba? Patikim ng Quiz Mosa ay si Jayco TV, si Jayco Manangan. Go, Jayco! Go, Jayco! Ay, eto na! Si Tito Jude Cartalaba ng Lionheart TV. Ready na? Jude, alika na rin ito. At syempre, si Tito Ahmed Nabus ng Marites University. Are you here, Tito Ahmed? Yes! Yes, oo! Malayo ng tingin ko. Siya may layo ng tingin ko, di ba? At syempre, si R.M. Marcelo ng Barbielicious! Yes! Ayan. Ready na? Syempre, saan kayo po pwesto dito? Oo! Meron ka ng blocking natin. O, dito sila. Ito pong apat na nasasali po sa Quiz Mosa.